Nangaraw na ring baha sa ilang bayan dyan po sa Bulacan. At kanina muli na namang bumuhos ang ulan. Dagdag pa nga dyan ang mga nakabukas pang dam. Tingin tayo ng update kay Bam Alegre. Bam? Ivan, magandang umaga. Nandito pa rin tayo sa kahabaan ng MacArthur Highway. Isang bahagi ito na 4 lanes to, malawak. Pero yung ilang bahagi nito ay lubog sa bahay, yung gutter deep. At yung iba maabot na hanggang tuhod. At dito sa Bulacan, nagsimula na naman bumayo ang malakas na ulan kaninang madaling araw at tila wala itong indikasyon na hihinto dahil patuloy ang pagbuhos nito. Pero sa kabila nito, kahapon, nabisita natin yung dalawang barangay rito na yung dalawang sinasabi na low-lying areas, yung barangay Longos at yung Bayugo sa pamamagitan ng isang amphibious truck ng Philippine Navy. At yung lugar nila doon, nahihirapan na silang magkaroon ng supply ng pagkain kaya pinadalhan sila ng Kapuso Foundation ng ilang supply. Samantala dahil nga laging binabaha itong May Kawayan dahil malapit sa ilog at yung ilang lugar ay dating palaisdaan. Meron tayong nakilalang isang grupo ng mga inventor na may papakilala silang sasakyan. Yung tawag nila rito ay Pinoy Amphibian. Para siyang tricycle, no? Ito siya, para lang siyang tricycle pero pwede rin siyang lumusong sa baha. Parang combination. Once mataas na yung baha, mawawala na silbi yung gulong. At yung hélice na yung mag-take over. At ito ay gawa sa fiberglass. Ang inspiration nga nila rito, hindi ito pampasada. Ito ay para makatulong sa mga rescue boat. At makakausap natin yung isa sa mga ember nito, si Russell Trindan. Okay? Russell, ba, ano yung naging inspiration nyo rito sa tawag nyo rito? Pinoy Amphibian? Pinoy Amphibian. Para pantulong sa mga nangangailangan. Kasi nung nakarang habagat, medyo nahirapan kami sa paglilikas ng mga ano eh. Eh may humihingi sa amin ng tulong na bata na ano hindi namin natulungan. Kaya ngayon nag-provide kami ng ganyan na demotor na. Paano to yung kaha nito? Kayo lang mismo ang gumawa nito? Oo, kami lang din. Anong material nito at paano niyo na sigurado na hindi to gumaga okay to sa baha? Ah, kasi silyado siya ng fiberglass eh. Mm-hmm. Oo. Tapos ngayon, Ivan, Igan, Ray, makikita natin na sinubukan natin ito sa baha kasi nakita lang natin ito na nag-iikot dito at parang prototype nila ito na nais nilang maging solusyon doon sa mga lugar na yung mga tao na may kabuhayan ng pamamasada tapos nawawalan na sila ng kita tuwing umuulan. Yan ang latest namin dito sa May Kawayan. Balik sa inyo, Ivan, Igan, Ray. Maraming salamat, Bam Alegre.